Hello guys, good morning. In this video, I will teach you how to get the effective length of a column that is part of a frame. No, because in reality, yung mga columns natin guys, part talaga siya ng frame ng isang building. No, may mga kasama yan na beams at isang frame siya. No, so yung mga moment, mga actual load doon na kinocompute natin, okay, sineseparate natin yung column, pero actually yung mga forces nun galing doon sa mismong building frame. So, therefore, yung mga sinolve natin na mga K recently, you remember that yung K is 1.0, tapos yung fixed 0.5, di ba? Mga ganon, di ba? That is only true if the ends of the column is actually fixed and fixed, di ba? 0.5 yun. E kaso, kapag part siya ng frame, kagaya nito, kung part siya ng frame engineers, hindi siya fixed yan. Hindi naman talaga siya fixed dito eh. Di ba? Nakuha nyo ba guys? So, paano? Ano na ngayon therefore ang magiging effective length ng column na to? Itong mga to. No? So, ang code guys, no, ay dalawang taong nag-research dyan. Si Jackson and si Moreland. No? And they suggested it in ACI. Tapos, ito, inadapt ng code, inalaw niya tayong gumamit nito to get the effective length factor of a column that is part of a frame. So, dalawa itong chart na pre-provide ni Jackson and ni Moreland, no? Isang alignment chart for frames that are prohibited sa sides way. When you say inhibited, that is prohibited. When you say exhibited, parang in-expose mo, di ba? You are allowing, di ba? Pag inhibited, kabaliktaran. So meaning, when you say inhibited, that is parang prohibited. Para siyang sides way inhibited. Ibig sabihin nito, no sides way. Ito, sides way uninhibited, meaning may sides way. Kaya makikita nyo naman dito sa mga values ng K engineers eh. Dito na lang sa part ng walang sides way, di ba? Yung K natin ranging from 0.5 to 1, di ba? Kasi braced siya, fully braced. Ito yung mga pang-braced na frame. Kaya more likely yung mga K natin is maliliit, di ba? Unlike kapag ka-unbraced yung frame mo, malaki yung possible na maging value ng K. Is that clear? Ganun mo lang naman siya iintindihin eh. Klaro po ba guys? So, ayun. In the recent board, nagbigay ng ganito guys, don't worry. Paano ba yan sir? Hindi kasi masyadong naituturo ito sa review guys. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa Falcon tinuturo ko ito every batch. And true enough, ayan, hindi ina-expect na magbigay pero recently may binigay na ganito. So yung mga nag-review sa Falcon nung last batch, alam nila kung paano ito gawin. Even yung mga curve beams, tinuturo din natin yan guys sa Falcon, kahit na hindi siya lumalabas sa board. Yung mga yan, no? Okay, so therefore, let us proceed. Okay lang ba guys? Paano ba gamitin itong Jackson and Moreland alignment chart? Balikan lang muna natin. First, we have to be familiarized with the joint rigidity G. Kasi guys, sa frame, kung ito yung column na i-consider natin, itong column na to, yung ends niya guys, yung mga yan, joints, yung mga yan. Is that clear? So yung fixity nitong end na to, kasi tandaan, yung K ay end fixity factor yon. So meaning, the fixity at F depends on the stiffness of the joint. Diba? Kung stiff ito, di ibig sabihin, para siyang fixed support. Kung sobrang stiff ng mga beams at saka columns dyan. Yun lang naman yung idea nun guys. Okay? May kinalaman yung stiffness niyan dyan. Pero kung maliliit lang yung moments of inertia ng mga beams, edi possible na mag-rotate itong joint na to. So, parang ganun yung idea nun, engineers. Kaya, aalamin natin yung joint rigidity ng bawat dulo-dulo ng column para malaman natin kung gaano siya ka-stiff sa kanyang ends. Tandaan lang, ito yung formula. Summation of I over L, stiffness yan, I over L, di ba? Of columns over summation of I over L of girders. Kapag pinned ang connection, matik infinity kaagad yung G. Hindi mo na kailangan compute-in. Kapag rigid yung connection, ano yung mga yon? Mga fixed, di ba? Zero slope kasi dyan. Kaya,
Ang G mo dyan, matik 0 kaagad. Di mo na kailangan computin using this formula. Is that clear? So, napakasimple lang gamitin nito, engineers. Una, alamin mo muna kung anong part of frame siya. Kung with side sway or without side sway. Bakit? Para alam mo kung anong gagamitin mong alignment chart. Pangalawa, computin mo yung G ng column sa bawat ends. Okay? Bawa, this is the column. Meron tayong G sa top, may G tayo sa bottom. Is that clear? So, yung A na yan at saka B na nakikita ninyo, GA at saka GB sa alignment chart, yung point A at saka point B can be either top or bottom. Okay lang kahit yung A mo sa top, yung A mo sa bottom, pareho lang lalabas na result. Kasi symmetrical naman itong chart, kahit naging ganun yung ano, or pag ganun, yun pa rin makukuha mong K. Is that clear? After that, i-draw mo daw yung after mo makuha yung GA at saka GB, okay, draw a straight line, okay, tapos read the value of K. Halimbawa, 2 yung GA natin, tapos 10 yung GB. Connect mo lang siya. Kung ano yung value ng K doon, yun na yung K ng column. Is that clear? So, you will understand that after this video, pag nasolve natin itong mga sample problems. Is that clear? So, ito guys, we have a frame subject to side sway. So, yan kaagad ha. Meaning, ang gagamitin natin na alignment chart dyan is this one. Side sway uninhibited. Is that clear? I hope hindi kayo magkamali dyan, no? Dahil meron daw side sway. The columns are oriented with the strong axis parallel to the frame. Furthermore, the columns are fully braced in the plane of the weak axis. No? So meaning, ito kasi yung strong axis niya, dito yung weak axis. No? So fully braced daw siya dyan. Unbraced siya dito ha. May side sway dito sa paggalaw dito laterally. Pero walang side sway sa paggalaw dito. Laterally sa weak axis, yun yung ibig sabihin nun, fully braced in the plane of weak axis. Using the Jackson and Moreland alignment chart, determine the effective length for columns EF, FG, and CD. Okay, so are you now ready? So, as you notice in the frame, 2,400 yung mga beams, times 10 raised to 6, yan yung kanilang moments of inertia. So, let's proceed. Sabi doon sa procedure, unahin natin si column EF. So, sa column EF, ito yung column EF. Let's say this is point A, si E, at ito si point B, si F. Titingnan mo lang sa point A, ayan, GA, di ba? Summation of I over L ng columns doon sa point A. So, sa point A, ginawa natin yung point A, si E. Ang summation of I over L ng columns dito, isa lang naman ang column natin, kaya 1/8 times 10 raised to 6 all over 3.2 yung length. I over L. Napakadali lang. Para sa beam guys, uy, dalawa ang beam sa point A. Di ba? 2-4, 2-4 din. Pero, 6 meters yung isang length, 8 meters yung isang length. Kaya, ang I over L natin dito, 2-4 over 6 at saka 2-4 over 8. Summation daw, summation. Meaning, hanapin mo, tignan mo lahat ng beams doon at saka columns, isummation mo yung I over L nila. So, we got 0.8 in this case. Is that clear? For B, proceed ka naman sa B. Tignan mo naman. Uy, dalawa ang column dito. Diba? Meron dito, meron dyan. Kaya, ang summation of I over L nyan is, meron kang I over L sa baba, meron ka pang I over L sa taas. Yan. Focus ka sa joint. Ayan, tignan mo sa joint B. Gets? I over L nito. May, sa beam naman, may I over L ka dito, may I over L doon. So, if you notice the solution, summation of I over L sa taas, summation of I over L sa baba. That is 1.6. Klaro po ba guys? Using the alignment chart, i-coconnect mo lang yung dalawang G at makababasa mo na yung K. So, in this case, ayan, 0.8 tsaka 1.6. Kinonnect natin. Dala kayo ng ruler sa board. Then, approximately, ang ating K ay 1.4. Is that clear? Kaya naman, ang final answer natin is the effective length. Do you remember that? KL. KL po ang effective length. I-multiply mo lang yung K na nakuha mo sa
lend niya na 3.2. So 4,480. Gets manets? So again, next na tinanong. Ano naman yung next na tinanong? Si column CD. Ayan. How about column CD? Balikan natin. Uy, eto naman si column CD. So, yung B natin, titingnan natin, ano kaya yung GA? Oh, by the way, in this solution, ang ginawa naman nating A is yung top. Ito naman yung ginawa kong A, ito naman si B. Walang problema. Yun pa rin ang makukuha mong sagot. Yung A and B na yan can be either top or bottom. Okay lang. So, GA. Summation of I over L sa A. Dalawa ang column na makikita mo sa point A. Kaya, sinummation natin yan. Ang B naman, ang girders naman or beams, isa lang, which is ito lang, 2,4 over 6 I over L. So, we got 1.875. Gets? Tapos, kunin mo naman yung GB. Oh no, infinity. Bakit kaya? Ah, kasi pinned. So, kung ito yung A natin, ito yung B, yung B natin ay pinned, kaya matic infinity. Di ba sinabi doon, hindi mo na kailangan compute-in. So, connect again. Puntaan mo na si alignment chart. Connect mo na ngayon si 1.875 kay infinity. You draw the straight line, you read roughly 2.7 yung nakuha natin. So, yan yung gagamitin mo sa pagkuha ng effective length, KL. I hope guys you understand how to get effective length of a column. Is that clear? 8640. Grabe, no? Napaka-slender na yan. So, nag-prepare ako ng isa pang example, yung may fix naman para lang, no? Siguro maibigay ko yung mga almost iba't ibang cases. Tapos, ayun na guys, very self-explanatory na to. Sana makukuha nyo na ito sa board exam, no? So, sige, basahin natin itong problem. Uy, fully braced naman ito. So, meaning, ang gagamitin naman natin ay yung unang alignment chart. Sidesway inhibited naman ang gagamitin natin. Is that clear? Dahil nga, braced against sidesway siya. Yung kaninang unang frame, unbraced frame yun. Is that clear? May sidesway na develop. Okay, dito, wala. Ang tanong dito is, ano daw yung effective length factor K? K lang ang hahanapin natin na hindi KL. K lang. So, ng EF. Ito si EF. Is that clear? So, I ng beams, lahat ng beams, 2,2. Lahat ng columns, 2,8. So, lahat ng columns, 2,8. Lahat ng beams, 2,2. Proceed na tayo guys. Summation of I over L ng columns doon sa point E, yun ang ginawa nating A, you know, GA. So I would assign this point E as A, I would assign this point F as B. So ang GA natin is 2,8 over 3,5, tapos 2,8 over 3, ito po 2,8 over 3,5, 2,8 over 3. Is that clear? So, para naman sa lahat ng girders, 2,2 over 6 at saka 2,2 over 5. 2,2 over 6 at saka 2,2 over 5. Klaro po ba guys? So, we got 2.15. Okay, para naman sa joint rigidity ng point B, ano naman? Fixed kaya matic 0. Di mo na kailangan mag-compute. Is that clear? So, ayan, pagdugtungin mo lang ngayon si 2.15, papunta kay 0 na G. So, ang intersection, we read, at ang nabasa natin is roughly 0.66. So, the answer therefore is 0.66. So, I hope you understand the video. And thank you so much. Mag-aral kayo mabuti dyan, guys. Thank you so much.